Hanggang isa't kalahating oras sa brownout ang naranasan ng libu-libong customer ng Meralco at iba pang electric cooperative sa Luzon at Visayas kagabi. At sa Hunyo, taas singil sa kuryente naman ang kanilang dagdag kalbaryo. Nakatutok si Maki Pulido. Sa isang bahagi ng Imus, Cavite, walang ilaw ang hilera ng mga establishmentong ito kagabi. Ang buwan at ilang kandila ang nagsilbing liwanag ng mga residenteng nasa bahay nila. Nagsindi rin ang kandila ang ilang residente ng Pasig, habang nabalot ng dilim ang ilang kalsada sa Antipolo. Ilan lang sila sa 487,000 Meralco customers na naapektuhan ng magpatupad ng rotational brownout dahil kulang na ang supply ng kuryente. Isa hanggat isa't kalahating oras tumagal ang brownout sa ilang lugar sa Pampanga, Bulacan, Laguna, Cavite, Metro Manila at Rizal. Gabi na kaya di na naasahan ang Uninterruptible Load Program o ang kuryenteng di gagamitin ng mga malalaking business establishment. Yung mga commercial establishments po kasi marami sa kanila sarado na. So wala ka na talagang mapagkukunan in terms of the ILP. So pag ganun na situation at kinakapos ka pa rin, then you have to shave demand. Daing tuloy ng ilang negosyante sa Quezon City, nawalan sila ng dagdag kita dahil napilitang magsara ng maaga bandang alas 8 kagabi. Nang inayang kasi sayang din eh. Mabilang pa ako ng 5 tray. Marami rin sa mga customer ng mga electric cooperative sa Luzon at Visayas ang nawalan ng kuryente kahapon. Sabi ng Department of Energy, meron na namang nag-forced outage o biglang nasirang planta, habang ang ilang planta, partikular ang hydropower plants, kulang ang naisupply. Sumabay na naman ito sa pagtaas ng demand dahil mainit pa rin ang panahon. Wala pang nilalabas na resulta ang Energy Regulatory Commission sa imbestigasyon nito sa mga biglang nasirang planta sa kataasan ng demand sa kuryente noong Abril. Ang DOE naman magsa-site inspection na raw sa mga plantang lagi na lang nasisira o hanggang ngayon sira. Hahanapan namin kung ano talaga yung mga posibleng naging causes ng kanilang outages. Posible pa rin ang kakulangan sa supply at reserbang kuryente sa mga susunod na araw, sabi ng DOE. Para sa mga customer ng Meralco at electric cooperatives, isa lang ang ibig sabihin nito. Posible pa ang muling pagtaas ng singil sa June billing. Since Meralco, among the many distribution utilities and electric cooperatives operating in the grid, procure part of their supply in the spot market, then there is really that possibility of buying power at a more expensive rate and which will eventually impact on the overall generation charge. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.